Eh mga kamotogong, bali yung isang customer natin, pinapunta ko na lang dito sa bahay para magpalit ng rim. Ayun yung kanyang stock rim. Ayun yung may-ari. Yan lang, dito lang sa bahay, baha pa eh. Ito yung ipinalit natin. Tatak niya kay RX. Yan. Harap likod. 185-157 yung kanyang sukat ng spokes. Itong harap niya, pwede rin 184, pero 185 yung nakuha. So, dito tayo sa Micro Bike EXC 1252. Yan. Saan mo binibiyahe ito, Marikoy? Balakat. Balakat ang biyahe na ito, mga kamotogo. Pero ang nirequest ko naman sa kanya, na huwag na siya magpapalit ng gulong. Balik niya yung dati dahil pang long distance. Iikot natin muna rito sa pag-align, pero mamaya kukuha na natin buo. Yan mga kamotogong. Bali, tatapusin lang natin itong panglikod. Susunod na natin itong pangharap. Natapos natin, isunod natin itong banya ng harap ng motogong. Tapos mga may papaliwanag ko isa-isa yung mga tanong pala sa akin about sa mga bearing. Sasabay ko na rin. Ito, mga bearing nito. Micro Bike EXC 125, parehong 6301 harap tsaka likod. Hindi porque pareho sila pareho na yung bearing, hindi. May 6300, eto 6301. Maraming klase ang size ng mga bearing. Okay na mga kamotogong, natapos na natin itong likod, sunod natin itong harap. Bale, ito yung harap. Yung likod, natapos na natin kamotogong. Ito na lang harap. Bale, naging shop ngayon dito sa bahay, kamotogong. Di ba natin pwedeng sagad yung sarili natin, baka tayo mabalikan ulit. Nahirap na. Buti na lang dumating isang kaibigan natin. Kahit dito na lang daw sa bahay, willing siya na palin yung kanyang service. Bat-bat natin ng konti-konti katawan para medyo lumakas-lakas tayo ng konti. Hindi naging nakaupo o nakaiga. May nagpapaywati pa yata manok rito kamoto kong. Okay, ito na yung pinaka-huli. Kukunin natin na lang yung kanyang wiggle. Para matapos na natin. Kung mapapansin nyo, meron siyang konting geeking.
Bali yan, natapos na natin itong tangharap. Yan, sa wakas. Tapos rim. Yung stock na rin mo, pare ko, kabit mo na lang sa sidecar. Ito yung impact drive na ginagamit natin para ipita natin ganyang bolt sa disc. Ito na yung ating panlikod. Gagamit tayo ng sapi para di magagas. Tama yung naging diskarte nung may-ari, hindi siya nagpalit ng gulong dahil long distance yung kanyang biyahe. Buti na lang nakinig siya sa sinabi ko. Yung kanyang likod, bali ang sukat ng kanyang likod 275 by 17, yung kanyang harap naman 250. Yan, maganda yan pang long distance. Kasi yung mga iba nagpapaliit, ginagawa nilang 4590 6080. Yan, bali yan, ito na yung ating harap likod. So mamaya, mamaya kakabit na natin, hahangin na natin muna. Yan mga kamoto, kakabit na natin itong kanyang panglikod dahil nahanginan na napahanginan. Nagpalit tayo ng sprocket niya, yung dati niyang sprocket 36 38 38 tip, ngayon pinalitan natin ng 36 tip. Pero hindi na tayo magbabawas ng kadena dahil sagad naman siya. Mahaba pa itong kadena niya. Tugong natapos na natin. Ngayon panglikod niya. Sige. Pare ko, salamat ah. Oh, sige, salamat din. Next time. Ngayon rin mo, sige. Kagaan. Talaga dito pa sa bahay. Salamat ah. Oh,